Magandang buhay na naman sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapwa ko fish keepers, fish hobbyists, at saka fish breeders. So, ano ba ang rason bakit ka nag-aalaga ng isla? Gusto mo bang kumita ng pera? O gusto mo lang mag-alaga ng isda dahil ikaw ay nasisiyahan? Katulad ko, ako'y nasisiyahan na sa ganitong klaseng pag-aalaga. At the same time, kumikita na ako dito. For today's videos, for today's vlog, so kahit na anong for today's na yan. So, ngayon guys, ay ipapakita ko sa inyo at bibilangin natin yung na-drop ng ating swordtail blackwag. So, ayan po guys, oh, yung may dalawang buntot na blackwag ko. So, ayan po ang nagda-drop. So, hindi pa natin alam kung ilan ang kanyang na-drop at bibilangin natin. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ilan po ang na-drop ng ating alagang swordtail blackwag. But before that, disclaimer lang sa lahat ng mga fish keepers natin, mga fish breeders ng ganitong klaseng isda. Ako po ay hindi veterano sa pag-breed nito. So, ang i-share ko lang sa inyo ay ang aking karanasan lang. So, pasintabi lang po sa mga lahat ng mga fish breeders nito. So, mostly kasi sa pag-breed ng ganitong klaseng isda ay nasa pond or nasa tub. So, sa akin ay nasa tank lang sa aquarium glass. So, sila po ay magkahalo dito. At nung nakita ko pong buntis na itong blackwag natin, ay isinisiparit ko sa ibang tanke. So, ipapakita ko sa inyo ang kanyang breeder tank mamaya. Ito po ay first drop pa lamang ng ating swordtail blackwag. So, magkakaroon na naman tayo ng monitoring. Katulad ng ating swordtail kohako ay may monitoring tayo kung kailan siya ulit magda-drop. So, ito po ay first drop pa lamang ng ating blackwag. Sana ay masunda ng masundan pa para tayo ay makapagparami nito. At the same time, lalaki rin ang ating kita. Para may pambili tayong bigas. Hindi lang bigas, ulam, pati vitamins natin, vitamins ng ating alagang isda. Kasi kailangan din nila ng vitamins, may feeds, may pagkain sila. Nang sa gayon ay makapag-produce pa sila ng maraming fry. A few inches later. Alright, mga kapalikpik, mga kasang. So, ito na po sila guys. So, naghanda na rin ako kanina ng batya para sa kanilang paglilipatan. Nailipat na natin guys. At the same time, nabilang na rin natin. So, umabot po ito ng 48 pieces. Lubos po ang aking kasiyahan guys at sobrang saya ko ngayon. Dahil po ang nabilang nating mga fry ay umabot po ito ng 48 pieces dahil sa estimate lang natin ay nasa 20 to 30 pieces lamang. So, madadagdagan na naman ang ating kita. Sana naman ay walang mamamatay nito. Mabuhay ito lahat at maalagaan natin ng tama. Para madagdagan na naman ang ating kita. 2,000 years later. Ayun, mga kapalikpik, mga kahasang natin. So, ito po ang breeder tank natin. So, dito po sila galing kanina. So, hindi ko lang pinapakita para hindi na masyadong umaba pa ang ating video. Nagkakaroon na rin ng lumot, mga kahasang. Kasi nga, IT almost 2 weeks nating hindi ginalaw, hindi natin nalinisan. Kasi sobrang liit pa ang ating mga fry. 3 days later. Alright, at okay pa sa alright guys. So, tapos na nating nalinisan. Nakuha na rin natin yung lumot at napalitan na natin ng bagong tubig. So, take note guys ha, pag nag-change water kayo, dapat ang tubig nyo ay nasa stock na ng 2 to 3 days para mawala yung chlorine na nasa tubig natin kasi nga ay nasa gripo lang to. O, hindi po ito galing sa deep well. So, marami pong substance ng chlorine. At this moment, ay ibabalik na natin yung mga fry na ating inilipat kanina. So, gamit pa rin ang ating sibot. So, ito, i-transfer na natin. So, ayan. So, paunti-unti. Kasi nga, nasa 48 pieces to lahat. So, medyo matatagalan tayo dito. So, ayun. Alright, balik na kayo sa tangke ninyo.
2,000 years later. Ay, salamat at salamat. At tapos na rin natin ilipat yung mga fry natin, guys, no? So, medyo natatagalan tayo. Ganito pa lang sila kaliit, guys. Kasi nga ay nasa 1 week old pa lang sila. At hindi pa natin masyadong makikita. So, mag-update ako nito. Pagka 1 month na sila, so, i-compare natin kung gaano sila kabilis tumaki. Kukumpara natin kay Kohaku Swordtail. So, maya-maya ipapakita ko sa inyo yung mga Kohaku Swordtail ko, yung mga Goldfish Community Tank, at saka itong si Flowerhorn natin, may Angel Face pa ako. So, naging bisyo ko na rin ito, guys. Naging addict na rin ako dito sa pag-alaga ng isda. Kasi nga ay kumikita rin ako dito. Kakabenta ako ng mga apple snail sa mga ka-group chat ko, sa mga ka-grupo ko, sa mga fish keepers, mga fish breeders. At higit sa lahat ay nakakapag-share ako ng mga kunting kaalaman lang. Ito po ay sariling experience ko. So, ayan, guys. So, ito na po yung mga Kohaku Swordtail, guys, oh. Pa yung community tank ko. So, hindi pa yan sila kompleto. So, budget pa lang ang kulang. Saka dito may kaya ayan, guys, may mga Kohaku Swordtail. So, almost 2 months na sila. At ito pala ang aking Red Velvet Swordtail, guys. So, abangan nyo rin ang update ko dyan. At saka itong dito sa ibabaw, syempre, yung special natin, si Thai Silk Flowerhorn. So, ito po ay almost 8 months na. So, hindi pa lang ito kalakihan, guys, pero ako po ay nagagandahan na sa kanya. So, mag-update rin ako dito. So, abang-abang lang mga kahasang. A few inches later. Alright, mga kahasang, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga subscribers ko. At sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. So, first time mo itong napanood. So, parang awa nyo na. Ay, paki-like na lang. Subscribe and hit the notification bell para ma-update ko pa kayo sa sunod pa pang mga videos. Bye-bye-bye-bye-bye!